Halimbawa, gusto mong magkaroon ng silver code. Bibili ka. Ang pagbili ngayon ng silver code sa app na rin gaya ng dati. Pero take note, bago ka bumili, dapat may pambayad ka. Maliwanag ba yon? Bago ka bumili, dapat may pambayad ka. Alamin mo kung meron kang pambayad ngayon. Eto, di ba nakalagay dito yung aking Mana Wallet maliit? Ang liit lang, 0.86 eh. Hindi yan sapat para bumili ng code. Ang gagawin natin ngayon, since meron ditong 3,544, pwede mo naman yan na ma-encash. Pero yung 3,544 na yan, hindi pala yan yung tinatawag na pwede kong i-encash. Yan yung mga naipon na kinita nung account. Pero kahit wala tayong tinatawag na pambili, pwede nating i-navigate for X, ano tinatawag na presentation. O, tingnan natin mga partners ha. Ang gagawin ko, mag-i-export ako ng code. Yan. Ang gagawin ko ngayon, i-click ko ngayon yung buy. Diba? Sayang lang, wala siyang ano eh. Kasi nagkaroon ng problema. Ang hirap mag-request ng LM Wallet. Pero at least, magkakaroon kayo idea. Yung idea maganda. Buy. Pag nag-buy ka, may makikita ka ngayon dyan na eto, silver, pagkatapos you will pay. Diba? Ang mangyayari, pag kinlik mo yung silver, dalawa ang magiging choice mo. Pwedeng gold, pwedeng silver. If ever ang bibilin mo ay silver, click mo yung silver. Siyempre, yun ang kailangan mo, tama? Ngayon, kung yun ang kailangan mo, i-click mo naman yung nasa baba. Eto, to. Diyan mo, eto pala, eto, lumipat eh. Diyan mo ilalagay yung amount ng magkano ang bibilin mo. Di ang gawin mo muna, tanggalin mo yung 0x mo, then ilagay mo yung 3998. Ayan, 3998. Ang nangyari, hindi siya matype. Bakit? Kasi nga, wala siyang laman. Pero, granting, gamitin natin yung imagination natin. Itatype mo dyan yung 3998, pagkatapos, you will pay 3998 din. Mababawas siya. And that is the time na kung alimbawa dito ngayon, meron kang 3998. Ayan, alimbawa dito. Di ba nakalagay quantity? Kaya pala ayaw, ang labo ng mata, nipis eh. Quantity pala yan, hindi pa yan yung amount. Ang ilalagay natin, alimbawa, quantity, isa lang bibilin natin, maliwanag. Di ba, kinlik mo yung silver. Ito, kinlik mo yung silver, kinlik mo ngayon yung ilan ang bibilin mo, one lang. Then, ilagay mo ngayon dito, you will pay ng ano, ayan. You will pay 00 kasi nga wala siyang laman na balance. Pero granting mga partners sa nanonood sa FB. Kung meron ka na ngayon diyan na tinatawag na amount o yung ano pondo, ikiklik mo susunod ito yung confirm purchase. Kasi pag hindi mo yung kinlik, kahit may pera ka, hindi siya magpo-push. Kaya ang gagawin mo ngayon, i-click mo 'yan. Yan. Kung sino man may Mana Wallet dito, mas maganda kasi ipakita ng actual. Anybody may Mana Wallet, palitan ko mamaya ng ano, ng tinatawag na GCash or Paymaya para mas maganda yung presentation natin. Para makita talaga nila paano gumagana yung ating system. Anybody? Kung wala naman, tuloy na tayo. Okay. Naintindihan ba kahit paano wala tayong Mana Wallet, paano mag-purchase? Yes, coach. Po. Yes, po. Yes, coach. Ganun din sa gold, mga partner. Yan, may humabol pa. Yan. Sa gold naman, ganun din ang gagawin. Mauuna yung buy. Kasi wala ka naman may export eh. Wala kang bubunutin kung hindi ka bibili. Kaya ang gagawin mo, click mo yung ano buy, then nakalagay dyan gold. Then, ilan yung bibilin mo? One. Then you will pay. Nakalagay, di ba? Ayan. Hindi lang siya magano dahil wala siyang laman. Pero ang pinakamaganda rito, ang gagawin mo lang simple, just fill out. Pag fill out nyo yan, yung system ang magtuturo sa'yo paano ang gagawin. Maliwanag kasi very user-friendly siya. Ngayon, granting, meron ka ng ano, tinatawag na
codes, nakabili ka na, granting, meron na. Ang mapapansin nyo po rito mga partner, yung serum to, ang makikita nyo, kung nag-buy kayo ng dalawa, to ang makikita nyo, ang magre-reflect. Maliwanag? Kung bumili ka naman ng dalawang gold, dalawa rin ang magre-reflect kung wala pa siyang dating isa. Maliwanag? At pag nag-reflect na ngayon yan, that is the time, kukunin mo na siya. Eto. Di ba may nakasulat dito, export? Kaya kung dito may dalawa kang silver codes at dito meron kang dalawang gold, that is the time i-export mo siya. At pag in-export mo na yan, makukuha mo na siya. Ayan ang mangyayari. Ilalagay mo rito kung ano yung i-export mo. Yan. Pero meron akong gustong ipapanood sa inyo. Ewan ko lang kung maririnig nyo ngayon. O, subukan natin kung maririnig nyo ha. Ito po yung actual nun. Kung hindi naman marinig, ako na lang yung magdadab. Ayan. Ayan, may naririnig po ba kayo? Wala, no? Eh di ang lang, idadab ko na lang. Wala po. Ayan, pero nakikita niyo yung nangyayari, no? Apo, kita yes, naman. Yes, coach. Ayan. Eto ha, bear with me. Kasi ang ginamit ko rito, yung cellphone, kailangan makita yung pinakasinasabi ko. Kailangan yung isabay yung auto-rotate. Nag-auto-rotate kasi siya. Ayan. Mapapansin nyo, naglagay ako rito kung saan ko tinatandaan, saan ko naman ilalagay. Pero bago yan nangyari, dapat matutunan muna natin yung pagbili. Hanapin ko muna. Tayo natin. Ayan. Yung gusto ko makita nyo paano nagpe-purchase eh. Ayan, maliwanag. Sasabayan ko na lang, kabisado ko naman eh. Di ba may 4,000 na nakikita ba? Yes, coach, kita po. Yes, po. Coach. Teka lang, mag-stop yata. Yes, coach, kita. Ito yung actual. Ayan, nagro-rolling-rolling na siya. Then, ang gagawin ko niyan, magbabay ako. Di ba may nakita kayo kaninang 4,000? Coach. Ayan yung laman ng mana wallet. Ang gagawin ko ngayon, magbabay ako ng isang silver code. Yan, binilugan ko yung buy. O, tingnan nyo maigi ha. Walang sound yan. Sinasabayan ko lang yung ginawa kanina. Then, ang ikiklik ko, silver. Ayan, di nakita yung silver. Naglagay din ako ng one. Ayan, pinakita ko sa inyo yung one. Then, confirm. Confirm. Then, pagka-confirm, kinlik ko yung purchase. Nasundan ba yung purchase? Ayan na yung ano, lumitaw oh. Stop ko dyan. Ibalik ko ng konti. Mukhang hindi nasabayan ni Brother Ed eh. Nakita ko yung mata niya, naghahanap eh. Ayan. Di ba nakalagay purchase ko? Then, click on submit. Nung nag-click ng submit, lumitaw to. Ayan. Bigyan ko kayo ng tamang panahon para basahin. Transaction completed. Maliwanag. Naka-purchase na tayo ng isa. Ano mangyayari after ng transaction completed? Ayan. Ang mangyayari, meron din yung SMS, makaka-receive ka rin ng text message na nakabili ka. Yun ang amazing. Ayan o. Purchase, one silver code, ibabalik ko lang. Yan, di ba? Nakabili ka ba o hindi? Di nakabili ka ngayon, di ba? Then, ibabalik ko uli doon sa dashboard. Ay, hindi mo na. Meron din akong dalawang confirmation ha. Isang purchase, tsaka sinasabing nakabili ka talaga ng 3998. Ayan. Yan yung sa dashboard. Di ba? Pero, meron din yan na makikitang silver code. Di ba nakainay na zero yan? Yung purchase code mo na nandun din sa SMS, nakalagay din sa dashboard. Ang gagawin ko ngayon, teka lang, mabilis. Ang gagawin ko ngayon, yung na-purchase ko, i-export ko. Ibig sabihin, kukunin ko. O, ayan.
Medyo mabilis. Sandali, balik natin ng konti para dun sa mga bago. Ayan, mga partner. Di nag-purchase ako, tapos export. Tapos, kukunin ko ngayon yung isang code. Ang ilalagay ko, isa, dahil yun ang binili ko. Then, transfer for encoding, yun ang dahilan, confirm, then submit. Ayan. Di ba nakita nyo, may nakalagay unused silver code? Yan ngayon yung gagamitin ko ngayon sa pagtatransact. Pero ika-copy-paste ko muna yung code. Tandaan nyo, ang hirap niyan. Laging copy-paste, edit, tsaka screenshot. Nung na-copy-paste ko na, ang gagawin ko, mag-e-encode ako ngayon ng bagong dealer, yung invite ko. Ang gagawin ko, lalabas muna ako sa ano, sa aking ano, dashboard. Kasi hindi mo pwedeng encode yan, magiging ad account. Hindi yan katulad nung dati kasi hindi pa naman tapos yan. Ang gawin mo, mag-log out ka muna. Ayan, maglalag out ako mga partners. Pag nakaganyan, auto-rotate nyo na lang po. Ayan, i-click ko dyan, maglalag out ako. Ayan, log out. I-click ko dyan, yun nandun sa may taas yung tatlo. Yung tatlong ano, tatlong bar sa upper right. Yan. Then, ang gagawin ko muna bago mag-log out, siyempre, aalamin ko kung saan ko siya ilalagay na placing, maliwanag. Teka lang. Yung pinakikita ko rito, mga partner, tinatandaan ko kung saan mo siya ilalagay. Nakukuha nyo ba, mga partner? Dapat alam mo siya kung anong placing. Alam mo kung anong pangalan ng username, idudugtong siya. Kaya ang ginawa ko, hinanap ko yung pangalan kasi meron tayong search downline. Ang kagandahan nito, makikita mo yung mga downline na pagdudugsungan mo kasi kagaya ko ngayon, ang direct ko nga 494. E paano pa yung hindi ko direct? Malulugaw isip natin kahanap nun. Kahanapin mo lang ang hanapin mo lang yung search downline. O eto yun. Ayan. Ayan, nakita ko na ngayon yung pagdudugsungan. Nung makita ko na yung pagdudugsungan, tinandaan ko, ayan, nakita ko, ay dito maraming bangga, limang bangga. Biruin mo, isang encode lang, limang bangga. O di, sabi ko, dito ko siya ilalagay. Tignan niyo mga partner, ayun. Yan yung babanggaan. Kasi nasa taas yung pinaka-main. Sabi ko, gusto ko, dyan ko ilagay para bumangga dito. Tama? Mag-pairing yan. Ang gagawin ko, tatandaan ko ngayon kung saan ko siya ilalagay. Yung palang 0123. Sana nababasa nyo ha. At doon ko siya ilalagay sa left. Tandaan nyo, username na palang 0123 at yung nasa left. Yan. Then ang gagawin ko nyan mga partner, nung i-copy-paste ko na, ayan, tingnan nyo, nag-log out ako. Ayan, di ba, bumalik. Ngayon, para ilagay mo ngayon, teka lang, mabilis masyado. Nag-log out ako, nakita nyo mga partner, no? Ang ginawa ko, bago ako mag-log out, ano? Tinandaan ko muna kung saan siya idudugsong. Siyempre, alam mo yung placing, kaliwa, kanan, maliwanag, at ano pangalan nung username na paglalagyan mo nung bagong dealer. Maliwanag? Nakakasabay ba? Ayan. Yes, coach. Ngayon, kung alam mo na ngayon yung paglalagyan, ano yung dapat mong tandaan? Username ng pagdudugsungan mo, ang tawag doon, placing. Ipe-place mo siya. Then, kung alam mo yung username, dapat alam mo kung left or right. Bakit aalamin mo kung left or right? Minsan kasi meron nang nakapuesto. Kaya pag meron na sa kanan, hindi mo na pwedeng ilagay sa kanan. Sa kaliwa naman. Maliwanag? O di, natandaan na natin. Pagkatapos, nung matandaan ko, nag-log out ako, maliwanag. At nung nag-log out ako, eto na. Oh, maliwanag, no? Nung mag-log out ako ngayon, ang gagawin ko, yung dealer na invite ko, ilalagay ko ngayon dito sa create new account. Gagawa ka ng bagong account para sa bagong
invite mo. Tuloy natin. Ayan, i-click ko yung create new account. Hintayin lang natin. Teka lang, baka hindi nagpe-play. Ayan, nagpe-play naman. Ayan, nalukabat na. Ayan. Nung nakapasok na ako mga partners, eto makikita nyo. Ayan, stop ko muna. Nung nag-sign in ka, ang makikita mo, ito dun sa pinaka-interface ng website. Maliwanag? Ano ang nakalagay dun sa interface ng website? Dapat, alam mo na nakalagay dun, activation code, phone number, first name, last name. Di ba yun yung normal na ginagawa natin? Pero, ang dapat nyong gawin, bago kayo mag-encode, yes, po. Nakahanda na yung messenger nyo na nandun yung details. Para hindi na kayo palipat-lipat kung saan-saan. At magka-copy and paste na naman kayo. Lagi nyong tatandaan, tatlo kailangan mo. Copy and paste, edit, at screenshot. O, di gawin natin ngayon. Paano ginawa? Siyempre, nakasave na sa akin yung ano, yung ipe-paste ko na ngayon yung code. Nakita nyo, di ba? Yung phone number, pupuntahan ko yung aking invite kasi ilalagay ko yung phone number niya. Eto, maraming nagkakamali rito. Kasi tinatype, copy and paste lang. Nung kinapi ko, ilalagay ko ngayon sa phone number. Stop tayo dyan. Tanong, ano mas madali? Yung copy and paste o isusulat mo isa-isa? Kaya yung iba rito... Copy and paste. Copy and paste. Yan, copy and paste. Kasi iba rito, pagkatapos, na, doon lang nalaman na, ba't wala ka nare-receive? Wala ka nare-receive na congratulations tsaka welcome? Wala. Yung pala, mali yung number. Abalang malaki yan. Ang sakit sa ulo. O di, balik tayo. Nailagay ko na yung number. Then, ilalagay naman natin ngayon yung name. Ano pangalan niya? Ayan. Ang ginawa ko na po dyan, may dala na akong isang cellphone. Doon ko naman tinitingnan sa messenger yung pangalan niya. O yan, mas madali-dali yan. Di bali magkamali sa pangalan ng kahit isang letter, wag lang sa number. Ang hirap pabago niyan mga partner, maniwala ka. Yung pangalan, madaling ipabago. Ayan. Yan yung tinatawag na first name, then yung last name. Actually, nagkamali ako dyan. Yung first name, nilagay ko rin sa last name. Ayan, ayan yung kanyang last name. Buburayin ko ngayon yung nasa taas na konti. Sana nasusundan at nakikita nyo sana, no? Ayan. Then, ilalagay ko dyan yung tinandaan ko na nakita ko kasi yung pangalan niya doon sa messenger. Ang gusto niyang username, Alexis84. Maliwanag? O, di inilagay ko ngayon yung sino ang kanyang sponsor, upline. Ayan, nilagay ko na yung upline niya, Augusto 0123. Saan ko siya ilalagay? Placing naman to, placing. Di ba, tinatanda ko sa inyo kanina, yung palang 0123, left. O ayan, left. Then, ayoko nilang i-click yung show password, naklik ko pa eh. Huwag nyo nalang tingnan yan. Ayan. Ayan. Then, ang mangyayari nito, i-click ko yung I agree in the privacy policy. Di ba sabi ko sa inyo, hindi yan magpupush, mag-transact pag hindi nyo kinlik. Nagpula, di ba? Nakita nyo, nagpula? Then create account. Yes. Ayan. I-click yung I agree with the privacy policy. Then create account. O tingnan nyo mangyayari no, nag-create account. Ayan, tiningnan ko na doon sa messenger. Diyan napapalo ngayon yung tinatawag na maraming 700 mo. Dahil ang inaasahan ko diyan, marami ako kung account 30, papalo siya ng kahit siguro 4 or 5. Ang sarap ba nun, isa lang yung invite mo, ang palo, 4 na 700. Di ba?
Ayan, hintayin natin kung ano yung magiging message. Ayan, inulit ko, create an account. Tandaan nyo, i-double check nyo ha. Ayan, ayan, tigil tayo, tigil. Bakit ako tumigil? Kasi kaya ako tumigil, dito babaha ang pera sa Stakis. Gusto nyo ba yung pera ng Stakis? Marami. This is the time na magsaya ang mga provincial Stakis, municipal Stakis, at barangay Stakis. Kasi dati naliligaw yung tinatawag na codes. Sino nakakaalam dito na yung tinatawag na tagging ang pinagbabasihan address? Diba? Halimbawa, ang address mo sa Mulanay, Quezon, eh ang nailagay ibang lugar, hindi sa Mulanay, o kaya nilagay nung upline sa lugar niya, eh di sa kanya mapupunta yung tagging, maliwanag. Kaya nagtataka yung ibang Stakis, bakit kaya walang pumapasok na tagging sa akin? Eh ang daming member sa lugar ko. Power! Sana ba't kaya ganun? Nung tingnan ko yung aking ano, tiningnan ko yung tinatawag na dealer locator, ang daming member, wala akong 100. Wala akong 200. Ngayon, mangyayari na. Kasi, yung iba, nilalagay yung address, mali yung spelling. Halimbawa, Mulanay. Eh, nawala yung N. Ang nakalagay lang, Mulaay. Ang gusto talaga nung upline, itama sa address. Pero dahil nga ng pagmamadali o kaya ng pagod na kasi 30 na ini-encode. Wow, power 30. Ang nangyari, nung i-encode, mali spelling. Tandaan nyo, ang system-generated app ay nagbabase kung ano yung nilagay na program. Maliwanag. Halimbawa, in good faith talaga, yung upline na ilagay sa tamang address, mali ang spelling. Makikita ba ni system na sa kanya i-deliver yon? No. Kaya nangyari, pag mali ang spelling, kawawang 100, naligaw na, di ba? Hindi makakarating sa'yo. Pero ngayon, palakpakan natin si Load Mana. Hindi ka na maglalagay ng address na ikaw yung magta-type. Meron na siyang drop down. Ikiklik mo na lang, halimbawa, tingnan nyo ha, hindi ka na magsusulat. Select region. Yan, ang region niya, ang tanda ko sa ano to eh, Mindanao to eh. Yan, nag-scroll na siya. Kinlik ko ngayon. O, babalik ako ngayon. Ayan, bumalik kasi ako dun sa message kasi pumasok na yung maraming 700. Na distract. Nakaka-distract talaga yung mga rewards. 200, 500. Oh. Ayan, balik tayo. May deduction na kasi yung deduction na yung mga partner ha, para yan yung dun sa mga nagka-cash advance, nalaman tuloy may utang si Coach August eh. Ayan, ninanap ko ngayon kasi hindi ko ma... Ito pa yan ha, ito yung partner ha. Ito pa yung isang ganda ng application natin. Pag ginagamit mo, Android. Tingnan nyo, halimbawa, di ba may mga recruit nyo minsan nagpapasa ng address kulang-kulang? Ang nakalagay, province lang. Walang region, maliwanag. Ngayon, kung walang ano region, magkaroon ka ng self-reliance. Huwag tanong ng tanong. Ang gawin mo, mag-navigate ka rin sa Google, hanapin mo kung saan nakalagay na region si Surigao del Sur. Maliwanag, pati yung mga tinatawag na area code, yung zip code, hanapin nyo sa Google. Bakit? Kasi mismong yung mga dealer nyo, hindi rin nila alam. Biruin mo address nila, hindi nila kabisado. Eh magtatagal kayo noon, kakausap. Eh ngayon, matuto ka bilang upline na ikaw yung mag-adjust, hindi sila mag-a-adjust sa'yo. Payag ba kayo noon? Kayo ang mag-adjust. Kaya, kulang yung binigay niyang address, ito ang gagawin ko. Ahanapin ko ngayon sa Google. Wala naman bayad yan, mga partner. Surigao del Sur. Saan ko ba makikita yung Surigao del Sur na yan? Ayan, ahanapin ko ngayon.
Ayun, nandun pala siya sa Caraga region. Caraga. O di, babalikan mo ngayon sa ano, sa website. Nakita ko Caraga. Hanapin ko yung Caraga. Madali bang gumawa ng ano, paraan? Tandaan nyo, iba yung may learning. Yan. Click ko ngayon yung Caraga. O di, okay na yung province, Caraga. Agusan del Sur. O di, maliwanag na. Sangang barangay. Ay, ano pala yan? Yung municipality. Ito, barangay naman. Tandaan nyo, ha, dapat dalawa cellphone nyo. Yung isa, nandoon sa messenger yung detail, saka nyo ilagay dito. Ayan, nilampasan ko yung barangay. Ako ang nagkamali dyan. Kaya yung mali nyo, hindi yan magpupush habang mali ginagawa nyo. Ayan, nakita nyo mga partner, barangay is invalid. O di, ang gagawin ko, saan kaya ako nagkamali? Ba't invalid? Binalikan ko ngayon yung municipality or city. Ano yung city niya? Tingnan natin. Ayan. Hinahanap ko pa. Ayun, ang municipality niya daw ay province yan eh. Yung municipality, ba't naman ang bagal mo mag-present ko, Chogus? Ayan, yung kanyang municipality, kiklik ko. Ayun, Tidman, yun yung municipality. Ano yung barangay? Tandaan nyo, tinitingnan ko yan sa isang cellphone, ha? Yan, bumalik kasi nagkamali ako ng click. Yan ang kahirapan pag aktual. Pero ang nakakatuwa talaga mga partner, makikita nyo paano ginagawa. Yan, babalik ulit ako dun sa app. Ay, na-stop pala. Balik tayo doon sa encoding. Ayan, may umahabol pa. Tandaan nyo ha, kailangan yung pinakita ko kanina. Ako, bumalik pala siya sa pinakasimula. Fast forward tayo. Balik tayo dun sa konting adjust pa. Ayan. Adjust pa ng konti kasi tapos na tayo dyan eh. Ayan yung Tidman, yung sinasabi kanina. Actually, madali lang yan. Maghihirapan lang tayo dahil nga ginagawa natin to. Ito yung first time. Ayan. Di ba nagkamali ako ng barangay? Kaya ang pag nangyari niyan, na ilagay mo na lahat yung mga details ng location ng province, region, municipality, pati yung tinatawag na barangay, that is the time fully encoded na yung tinatawag na dealer. At pag fully encoded na siya mga partner, dun na magsisimula, yan, palilipat na tayo.